ligtas ang 18 Filipino seafarers na sakay ng oil tanker na nabihag sa Gulf of Oman. Nakikipagtulungan na rin ang gobyerno ng Pilipinas para sa kanilang agarang pagpapalaya, sinabi ng mga opisyal nitong Sabado, Enero 13. Sinabi naman ni Department of Foreign Affairs, DFA. Undersecretary Eduardo De Vega, sa isang pahayag na ang mga seafarer ay nasa ligtas na kalagayan. We are working with the Iranian government for their release. We are ever concerned about their safety and welfare, ani De Vega. Tinalakay din ni Department of Migrant Workers, DMW, Undersecretary Patricia Yvonne Caunan, ang status ng mga seafarer sa isang news forum at sinabing nasa good condition ang mga Pilipino. Idinagdag ni Caunan na ang DMW ay nakipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga marino. Inagaw ng Iran noong Huwebes ang oil tanker na St. Nicholas bilang bayad sa pagkumpiska ng Estados Unidos sa sasakyang iyon at sa langis nito noong nakaraang taon. Sinabi ng United Kingdom Maritime Trade Operations na ilang hindi autorisado at armadong mga tao ang sumakay sa barko at inilihis ang landas nito patungo sa teritoryo ng Iran. Ayon sa mga ulat, ang tanker na pinamamahalaan ng 19 na tripulante, kabilang ang 18 ng Filipino at isang Greek national, ay patungo sa Turkey nang mangyari ang insidente. Kinondena naman ng Estados Unidos ang anilay labag sa batas na pag-agaw. Kaugnay nito, sinabi ng gobyerno na nananatiling ligtas din ang 17 Filipino seafarers na na-hostage sa Red Sea noong Nobyembre 2023. Nakipag-ugnayan sila sa kanilang mga pamilya at nabisita sila ng honorary consul ng Pilipinas sa Yemen Sakay ayon kay De Vega. The DFA continues to engage in diplomatic representations with various countries in order to get them released. Their safety is our number one priority. Wika pa ni De Vega.